Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa atin pong gagawing pag-aaral, manapay tayo po muna ay pumigit upang tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, banal kayo at makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, muli po naming pag-aaralan ang inyong banal na kasulatan. At ituturo po namin, Panginoon, ang makatotohanang bagay na nais po ninyong malaman ng sanlibutan. Nang sa ganun, Panginoon, kami pong lahat ay hindi mapahamak, kundi kaming lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patnubayan kami sa aming gagawing pag-aaral tanghaling ito. Marami pong salamat sa banal na espiritu na inyong pong pagkakaloob sa amin upang maunawaan namin ang lahat ng bagay. Ito pong aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal, ang atin pong pamagat ng pag-aaralan ngayon ay pinamagatan po itong ang wakas ni Satanas. Kailan po magwawakas ang kasamaan ni Satanas? Ngayon, bago po natin alamin ang wakas ni Satanas, ay mas maigi po mga minamahal na alamin po muna natin kung sino ang kanyang ililigtas at kung sa paanong paraan siya magliligtas. Ayon po sa 1 Tesalonica 4 talatang 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon din naman ang bababang mula sa langit na may isang sigaw at may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at tayo ay sa Panginoon magpakailan kailanman. Pagkatapos po mga kapatid, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa alapaap. Sa madaling salita, ang mga banal at ang mga nangamatay kay Kristo ay bubuhayin at sila ay paparoon sa langit kasama po si Kristo. Ano po ang mangyayari sa loob ng 1,000 taon kay Satanas? Ang sabi mga kapatid ko, mga minamahal, sa Apokalipsis 20 verse 4 ay atin pong babasahin, nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga yun ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Kaya po mga minamahal, huwag po muna tayong humatol sapagkat darating din po ang oras na tayo po ay magiging tagapaghatol ng mga makasalanan doon sa langit. Dito po sa lupa, wala po tayong ibang gagawin kundi ang magmahal, kundi ang magligtas ng mga tao at maidala po natin sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Sa katapusan po ng 1,000 taon, mga minamahal ko, ay mananaog muli ang ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga banal na naligtas at gayon din ng mga anghel. Ngunit mga kapatid ko, bago po natin ito pag-aralan, ay alamin muna natin ang sinasabi sa Apokalipsis 20 verse 1 to 3. Ang sabi doon mga kapatid, si Satanas ay igagapos sa loob ng 1,000 taon. Tandaan po natin na ang mga banal na nangamatay kay Kristo ay binuhay at ang mga banal na inabutan ng ating Panginoong Hesus ay dinala po doon sa langit. Ibig sabihin po mga minamahal, si Satanas ay natitirang mag-isa dito sa lupa. Ang kasama po niya dito sa lupa ay puro patay na masasama. So ibig sabihin po kaya nakagapos ang kanyang kamay, ito po ay simbolikal. Hindi niya po magamit ang kanyang kasamaan o ang kanyang mga kamay sa paggawa ng masama sapagkat ang kasama po niya ay puro patay na masasama. Kaya mga kapatid ko, mga minamahal, sa loob ng 1,000 taon, pagkatapos po ng 1,000 taon, ay muli pong bababa ang ating Panginoon at ang mga anghel sa langit kasama po ng mga naligtas na mga banal. Kung kaya't mga kapatid, si Satanas ay muling makakagawa ng kasamaan sa pamagitan po ng ano? Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, habang sila ay bumababa kasama ng mga naligtas at ng mga anghel, ay bubuhayin naman po niya ang masasamang nangamatay. Siyempre, kapag binuhay po ito ng ating Panginoon, ay muling madadaya ni Satanas. Ang sabi nga, nadaya ng minsan, muli pang madadaya. At sila po, pag sila'y binuhay ng ating Panginoon, makikita po nila ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang pagdating ng mga banal ng mga anghel at ng mga naligtas.
at magwiwika mga kapatid ang mga makasalanang ito na ang bilang nila ay kasindami ng buhangin sa karagatan na magsasabi, mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Hindi po nila sinabi na mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon dahil iniibig nilang Diyos. Sinabi nila ito sapagkat napakaganda ng kanilang nakita. Mga minamahal, labas pa lang po ng Jerusalem ang kanilang nakita. How much more kung makikita nila ang kaloob-looban ng bagong Jerusalem o bagong langit at bagong lupa. Sa katapusan po ng 1,000 taon ay mananaog po siyempre ang ating Panginoon. At papanaog niyang taglay ang sabi po sa The Great Controversy, page 589, sa papanaog niyang taglay ang kakilakilabot na kadakilaan ay pababangunin niya ang mga patay na makasalanan upang tanggapin ang kanilang kawakasan. Gaano po karami ang bilang ng bubuhaying makasalanan po mga minamahal? Ayon po sa tala ng banal na kasulatan, kasindami ng buhangin sa karagatan. Gaano po karami ang buhangin sa karagatan? Hindi po mabilang na gaya ng buhangin, mga kapatid. Isang dakot lamang po ng buhangin ay mahihirapan na tayong bulangin. How much more ang buhangin sa karagatan? Ngunit alamin po muna natin ang kaibahan ng pagkabuhay na muli ng mabuti at ng masama. Ang pagkaiba po ng mabuti o matuwid, mga kapatid, ay nadaramtan ng walang maliw na kabataan at kagandahan. Kung halimbawa po ako o kayo ay inabutan ng Diyos na ang inyo pong mga itsura ay pilay na, o kayo ay mga matataba na o mga matatanda na, sa pagdating po ng ating Panginoon, sapagkat kayo ay ililigtas ng Panginoon, ang inyo pong mga itsura ay mapapalitan ng walang ano po? Madaramta ng walang maliw na kabataan. Kung ano po yung inyong itsura noon, kayo, nung kayo'y kagandahang lalaki at kagandahang babae, yung kasikatan ninyo noon, yung kakisigan ninyo noon, yun po yung magiging itsura ninyo sa pagdating ng ating Panginoon. Ngunit kung kayo'y may kapansanan, kung kayo'y pilay, o kung kayo'y bulag, o kayo'y mga pingkaw, sa pagdating po ng Panginoon, kayo po ay magiging normal na katulad ng iba. Sapagkat kayo po ay madaramtan ng walang maliw na kabataan at kagandahan ayon po sa The Great Controversy 589. Ano naman po ang pagkakaiba ng pagkabuhay ng muli ng masasama? Ang masama ay nagtataglay ng bakas ng sakit at kamatayan. Mga kapatid, ayon po sa The Great Controversy 589, Kabanata 40, madaramtan sila ng bakas ng sakit. No? Nagtataglay sila ng bakas ng sakit at kamatayan. Tandaan po natin, mga kapatid, bago po dumating si Kristo ay ibubuhos po ang 7 salot. At ang 7 salot na ito, ang aabutan po nito at ang daranas nito ay ang mga hindi nagsatalima sa ating Panginoon. Sila po ay makakaranas nito. Unang salot po, mga kapatid, kung atin pong babasahin ang banal na kasulatan sa Revelation, ay sugat na masama mula ulo hanggang talampakan. At sila po, mga kapatid, ay mauuhaw, ngunit hindi po sila makakasumpong ng tubig, sapagkat sa pagsahod po nila ng mga tubig, ito po ay dugo. At sila po ay uulanan ng tipak-tipak na yelo o granizo. At sila po ay masusunog sa sobra pong init ng araw. Ano? 7 times daw po kainit ng araw ang siya po nilang mararanasan. At marami pa pong iba, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid ko, yun po ang magiging taglay nila ng masasama, kakaiba po doon sa mga mabubuti. Ngunit, mga kapatid, ang masamang ito na bubuhayin po ng ating Panginoong Hesus ay masama pa rin. No? Pansinin po natin, mga kapatid, nang bumababa ang ating Panginoong Hesus, yung mga banal at ang mga anghel ay bigla po silang napatingin. Tandaan po natin, mga kapatid, kasindami ng buhangin sa karagatan, sabay-sabay na nakatingin doon sa dumarating. At nagwika na mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Hindi nila ito sinabi dahil iniibig nila ang Diyos. Dahil napakaganda ng kanilang nakita.
Ang sabi po sa The Great Controversy 589, nakatingin ang bawat mata sa malaking karamihang iyon sa kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Sabay-sabay na tulad ng isang tinig, ang lahat ng mga kapaslanan ay sisigaw, mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Tandaan po natin, ang mga makasalanang ito na kasindami ng buhangin sa karagatan ay iba't ibang klase ng tao, iba't ibang uri. No? May puti, may itim, may dilaw, may kayumanggi. At iba't ibang klase ng pag-uugali. May inggitero, inggitera, chismoso, chismosa. Ano? At ano pa, may prinsipe, may reyna. Meron din pong mga matataas ang katungkulan sa gobyerno at iba't ibang uri po ng tao. At mayroon din pong mahirap. Ngunit tandaan po natin mga kapatid, ang kaharian daw po ng langit ay para sa mahihirap na sumusunod sa utos ng Diyos. Ngunit mga kapatid, kung hindi po pala susunod sa utos ng Diyos, ang mahirap ay hindi pa rin exempted sa kaparusahan na bibigay sa atin ng ating Panginoon. Mga minamahal, ang mga kaslanang ito na sumisigaw sa kagandahan ng kanilang nakita, labas pala ang po ng Jerusalem ang kanilang nakita. How much more mga kaibigan, mga minamahal, kung mapagmamasdan po nila ang loob ng Jerusalem. Atin pong aalamin ngayon kung ano ang meron doon sa Jerusalem, sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng ating Panginoong Jesus para doon sa mga maliligtas. Ayon kay Mrs. White, ayon po sa ating propetisa, hindi kayang bigkasin ng mga labi ang kagandahang inihanda ng Panginoong Jesus doon sa maliligtas. Dito sa lupa, kapag nakakita kayo ng isang napakagandang lugar, kayo'y hahanga na. Ngunit mga minamahal, yung inihanda ng ating Panginoon, hindi kayang bigkasin ng mga labi ang kanya pong inihanda. Sadya po itong napakaganda. No? Ang sabi po sa The Great Controversy, page 603, di sapat ang pangungusap ng tao upang ilarawan ang ganti sa matuwid. Yaon lamang makakakita ang maaring makaalam nito. Walang isipan ang ng tao ang maaring makaunawa ng kaluwalhatian ng paraiso ng Diyos. Ni hindi po dumako sa kaisipan ng tao ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Ni bigkasin man ang labi, ni naabot man po ng ating mga puso, ni ng ating mga kaisipan, ang kagandahang inihanda po ng ating Panginoon. Ngunit, mga kapatid ko, ayon po sa mga awit 37 verse 29, mamanahin ng matuwid ang lupain at maninirahan doon magpakailanman. So magpakailanman tayo titira. Ibig sabihin po, magpakailanman din ang ating buhay. Hindi po tayo mamamatay. Mamanahin ng matuwid ang lupain, ang nilikha ng Diyos, magpakailanman. At sa 1 Corinto 2:9, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao, at ang mga bagay ni inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Mga minamahal, ang Diyos ay naghanda ng pinakadabes na tahanan para doon sa maliligtas. Isang pinakamagandang tahanan na kailan may hindi pa nakita ng mga tao mula nang sila'y nilikha sa sanlibutan. Naghanda, mga kapatid, ginawa ng Diyos ang dabes para hindi po siya mapahiya. Alam nga naman po mga kapatid, nasasabihin ng ating Panginoon, siya'y paparoon at maghahanda ng dakong kalalagyan natin. Nang siya'y bumalik at iligtas tayo, ay hindi naman tayo masisihan. Ay di po ba ang ating Panginoon ay masasaktan sapagkat magsasabi o magsasalita ang mga taong naligtas na hindi naman po pala maganda ang inyong inihanda para sa amin. Kung kaya't mga minamahal, ang atin pong Panginoong Jesus ay talagang naghanda ng napakagandang tahanan para po sa atin. Ang sabi, bukod sa napakaganda na ang inihanda ng Diyos ay ligtas pa ito at tiwasay at payapa. Ayon po sa Isaiah 32, talatang 18, at ang bayang ko na maninirahan sa payapang tahanan at sa mga ligtas na tirahan at sa mga tiwasay na dakong pahingahan. At sa Isaiah 11 verse 6, ang lobo ay tatahang kasama ng kordero at ang leopardo ay mahigang kasiping ng batang kambing at papatnubayan sila ng munting bata, hindi sila magsisipanakit
o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. At ayon din po sa Apokalipsis 22 verse 5, hindi magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni liwanag man ng araw. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay ng liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailanman. At ayon po mga kapatid sa The Great Controversy, page 605, sa loob ng bayan ng Diyos ay hindi na magkakaroon ng gabi. Walang mangangailangan o magnanasa ng pamamahinga. Hindi magkakaroon ng kapaguran sa pagganap ng kalooban ng Diyos. At sa pag-aalay ng papuri sa kanyang pangalan, labi nating maranasan ang kaginawahan ng umaga na hindi mawawakasan kailanman. Wala na po tayong kapaguran. Hindi gaya dito sa lupa, pagkatapos po nating magtrabaho, pagkatapos po nating maglingkod, nakakapagod. Kailangan po nating magpahinga. Ngunit doon mga kapatid sa inihandang tahanan ng ating Panginoong Hesus, hindi na tayo makakaranas man ng ano pa mang kapaguran. No? Mga minamahal, Apokalipsis 21 verse 22, at hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kordero at ang siyang templo doon. Wala na po tayong itatayong templo mga kapatid. Wala na po tayong itatayong simbahan sa lugar na iyon sapagkat kung naroon si Kristo at kasama po natin magpakailanman, siya po ang ating templo. Siya po ang ating paglilingkuran. Sa kanya po tayo tatabi. Sa kanya po tayo makikinig. No? Sapagkat siya po ang ating pastor. Kagaya nga po mga minamahal, ayon po sa The Great Controversy, page 606, magkakaroon ng karapatan ang mga anak ng Diyos na makipag-usap sa ng mukhaan sa Ama at sa Anak. Mga kapatid, kung ang mga unang alagad, ang nakausap nila ay ang anak lamang ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, tayo na mga liligtas at makakarating doon sa kanyang kaharian, sa bagong langit at bagong lupa, magkakaroon po tayo ng karapatang makipag-usap na mukhaan sa ating Panginoong Hesus at doon mismo sa Ama na nasa langit. Magkakaroon na po ang karapatan ang mga anak ng Diyos sapagkat sila ay banal. Mga kapatid, ngayon pa man, nababanaga natin na ang larawan ng Diyos gaya ng isang salamin sa mga gawa ng katalagahan at sa pagpapasunod niya sa mga tao. Datapwat, pagkadumating na ang panahong iyon, makikita natin siya na mukhaan na wala magkukubli pa sa pagitan, tayo'y tatayo sa kanyang harapan at makikita natin ang kaluhatian ng kanyang mukha. Pakatandaan po natin mga minamahal na ang makakita sa anak at sa ama ng mukhaan ay yaon lamang maliligtas. Kaya pagsikapan po nating maligtas mga minamahal. At tandaan po natin ang nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po sa John 14:15, ito po ay ang sumusunod ng kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi tumutupad ng aking mga utos, ay sinungaling ayon po sa Juan. At wala sa kanya ang katotohanan. Upang tayo ay makamanirahan doon sa langit na bayan na inihanda ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay maging tunay na anak niya na maging masunurin sa kanyang mga kautusan. At doon naman po sa mga makasalanang binuhay ng Diyos na kasama ni Satanas sa naunang naghihimagsik laban sa kautusan ng Diyos, ay wawakasan ng Diyos ang kanilang mga kasamaan. Bakit? Bakit po wawakasan ng Diyos ang kanilang kasamaan? Siyempre mga kapatid, sila po ng buhay ng ating Panginoong Hesus, nang ibaba na po ng ating Panginoong Hesus ang bagong langit at bagong lupa doon mismo sa bundok ng Olibo sa tapat ng Jerusalem, sapagkat doon po siya nangako na siya'y muling babalik, doon din po siya muling magbabalik at itutungtong niya muli ang kanyang mga paa pagkatapos po ng 1,000 taon. Doon po niya ibababa ang bagong langit at ang bagong lupa. At ito po, ang bundok ng Olibong to, ito po ay tapat ng Jerusalem. At syempre mga kapatid, ang mga masamang binuhay ng ating Panginoong ito na nang buhay masama pa rin, na nadaya ng minsan ni Satanas, ay muling madadaya ni Satanas, na muling mahikayat ni Satanas na pasukin ang bagong langit at ang bagong lupa.
Ngunit ito po ay hindi na pahintulutan ng ating Panginoong Hesus at sila po ay pauulan ng apoy buhat sa langit at sila po ay magiging alabok at sila po ay magiging tuntungan ng paa ng mga banal. Tandaan po natin mga kapatid, madadaya pong muli ni Satanas ang mga makasalanan. Pagwiwikaan niya ang mga makasalanan ito na iyang dumarating na iyan ay atin yan. Inagaw lang sa atin yan. Kaya pagmasdan ninyo ang ating bilang, mas marami sa kanila. Kung kaya't mga kapatid, muling nadaya. At nang sila ipapasok na upang lusubin ang bagong Jerusalem, hindi po ito pa ay pahintulutan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay aakyat po sa pinakamataas na dako ng Jerusalem at sila po at paikutan po ng kanyang mga banal na anghel at sila po ay hindi pa ipahintulutan pumasok at doon po mga kapatid ang wakas ni Satanas. Pauulanan po sila ng apoy buhat sa langit at sila ay magiging alabok na lang ng lupa at sila ay magiging tuntungan ng paan ng mga banal magpakailanman. Mga minamahal, wakas na po ang kasamaan ni Satanas. Pagkatapos po ng 1,000 taon, magwawakas ang kasamaan ni Satanas at ng mga masamang kanyang na biktima. Kaya po mga kapatid, kung nais po nating magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, magtuto po tayong tumalima sa ating Panginoon. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi tumutupad ng aking mga utos, ay sinungaling at wala sa kanila ang katotohanan. Ganito po ang sabi ng ating Panginoon sa Ezekiel 28, verse 16 and 19. Ipinamahamak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng batong mahalaga. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilaglag ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sinupo ka at pinaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nanganunood sa iyo. Ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Wakas na si Satanas. Wakas na ang makasalanan. Hindi na magkakagawa ng kasalanan, mga kapatid, si Satanas, sapagkat siya'y wawakasan ng ating Panginoon. At ayon po sa mga awit 11 verse 6, sama-sama ay magpapaulan siya ng silo, apoy at atsupre, at nag-aalab na hangin at magiging bahagi ng kanilang saro. At ayon po sa Malakias 4 verse 1 at sa 2 Pedro 3 Gs, ang apoy ay bababang mula sa langit, buhat sa Diyos. Ang lupa ay bubuka. Ang mga sandatang natatago sa kanyang kalaliman ay lalabas. Namumugnaw na apoy ay sisilakbo sa bawat bitak. Ang malaking bato ay magliliyab. Dumating na ang araw na magliliyab na gaya ng isang hurno. Ang elemento ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa pati ang mga gawang nasa lupa ay matutunaw. Parang isang maluwang na dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, ano po ang meron sa lupa? Ano po ang meron sa dagat? Ano po ang meron sa bulkan? Tandaan po natin, mga minamahal, ang ilalim ng bulkan ay puro lava. Yan po'y nag-aapoy. Ang ilalim po ng lupa, marami pong mga bato dyan na nag-aapoy. Nang ako po ay naparoon sa Semirara, doon po sa Antique, ay meron po diyang coal mining. Nang tingnan ko mga kaibigan, ang ilalim ng lupa na kanilang minimina ay nag-aapoy na coal mining. So ibig sabihin mga kapatid, kapag ito po ay nauga ang sanlibutan ito, maglalabasan dito ang mga apoy sa bitak ng mga lupa. Ang dagat, ano po ang meron diyan, ay mayroon po diyang mga langis. Kaya magsama-sama. At ano po baga ang pangunahing produkto ng Pilipinas? Sa Pilipinas na lang, huwag na tayong lumayo sa ibang bansa. Marami po dito mga kaibigan, mga minamahal, na mga pabrika ng Hinebra San Miguel. Katakot-takot na mga bote. Katakot-takot na mga salamin. Kaya nga sinasabi mga minamahal, ang dagat-dagatang apoy, maraming bubog na kasama sapagkat marami pong bote ng mga alak. Ha? Ito po'y magsasama-sama, mga soft drinks na yan, magsasama-sama sa dagat-dagatang apoy, kasama ng mga langis, kasama po ng mga laba at ng mga nag-aapoy sa ilalim ng lupa at ito'y magsasama-sama. At ito po ang kapupuntahan na masama, mga kapatid, sa dagat-dagatang apoy. Isaiah 34 verse 8, Kawikaan 11:31. Iyan ang araw ng paghatol at pagkamahamak ng mga masamang tao, ang kaarawan ng paghihiganti ng Panginoon, ang taon ng kagantihan sa pag-aaway ng Siyon. Tatanggapin ng masama ang kanilang kagantihan sa lupa. Mga minamahal, ang lahat po ng ating mga gawa ay nakatala sa talaan ng langit.
kung ito'y mabuti, kung ito'y masama. Tatandaan po natin, ito'y itinatala hindi sa maliit na letra, kundi sa malaking letra. Nang sa ganun mga minamahal, hindi po natin kayang itanggi ang ating mga nagawang kasalanan. At ang lahat po ng ating mga kabutihang ginagawa, ito po ay napakahalaga sa ating Panginoon. Ito po ay inaalala ng ating Panginoon. Hindi po mahalaga sa Kanya kung gaano ang katagal ang iyong inilagi sa lupa. Ang napaka-importante sa Panginoon kung ano ang ginawa natin sa lupa habang tayo'y nabubuhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa tanghaling ito.